pinag-aralan ng Korte Suprema ang kaso ng doktor na nakulong matapos kasuhan ng pasyenteng abogado na nagkaroon ng komplikasyon sa operasyon. Ayon kay Chief Justice Alexander Gizmundo, kasama sa tinitignan kung may pagkukulang ang kanyang abogado. Nakatutok si Salima Refran. Sa taunang meet the press ng Korte Suprema, inilahad ni Chief Justice Alexander Gizmundo na pinag-aaralan na nila ang kaso ni Dr. Iggy Agbayani. Si Agbayani ang doktor na namatay habang nakakulong sa Manila City Jail matapos ma-convict sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Nag-ugat ito sa reklamo ng inoperahan niyang pasyenteng abogado na nagkakomplikasyon. Ang conviction ipinataw ng korte matapos hindi umano makapag-file ng memorandum sa oras ang kanyang abogado. Apparently there was, I don't know, there were some lapses committed by the lawyer in handling the case. And I think that's the main root cause of the issues that came up. So, naglagay tayo ng CIPRA, di ba? Code of Professional Responsibility and Accountability. Let's take a look. If the CIPRA is not enough to be able to address these incidents where lawyers are apparently, you know, not doing their tasks effectively and efficiently to protect the interests of their client, we look into that. Sinubukan namin kunin ang law firm ng abogado ni Dr. Agbayani, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Ang pagkakakulong ni Agbayani, ikinabahala ng medical community. Kaya may pakiusap si Chief Justice Gizmundo sa mga doktor na maaaring ilagnang gumamot ng mga abogado dahil sa kaso. Nabasa namin yung mga social media na parang natakot na yung mga doktor na magamot ng abogado at ng huwes. Kawawa naman yung mga doktor, lalo na ako, sakitin na ako. Eh baka walang doktor na magamot sa akin pag pumunta ako sa ER. Pag naalaman na ikaw yung Chief Justice, baka sabihin, delikado tayo dito. Hindi naman dapat ganun. Kung mga abogado may sinumpaan tungkulin, ang mga doktor may sinumpaan din tungkulin. And I hope they will also keep faith to their oath of profession. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.